Lusong Cold Spring? Tara! Halina at ating puntahan sa Puting Bato, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Sa pagsakay ko pa lang ng aking motor, hindi ko na mapigilan ang aking pagka-excited at pagkatuwa dahil sa nakikita ko maraming mga puno at mga gandang tanawin sa Kabadbaran. Halina at tayo'y mag-joyride at ating titingnan ang Cold Spring ng Kabadbaran. Sa malaberde na puno at sa mga ulap na himpapawid. Sa paglalakbay ko pa lang, kitang-kita ko na ang kalsada nila ay simentado na talaga. Hindi ka na mahihirapan sa pag-commute dahil buo na talaga ang kanilang kalsada. Sige nga, konting bilis. At dahil summer na at napakainit, kami ay huminto sa isang tagpo. Pansamantala kaming sumilong at nag-take a picture. Mga tanawin pa lang, nakaka-stress free na talaga siya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina! Sa Puting Bato, Kabadbaran City, where you can find the place of life. Let's go at magbiyahe na naman tayo. Mga ka-G's, konting paalala lang. Pag ikaw ay pupunta dito, siguraduhin muna ang estado ng iyong motor. I-check ang gulong, kadina at brake dahil maraming pa zigzag-zigzag ang daanan dito. Mga ka-G's, estimated time po natin para sa pagpunta dito ay 15 to 20 minutes. Kung ikaw ay nanggaling sa highway ng Kabadbaran papunta dito, 20 minutes lang ikaw ay makakarating na dito. At bago ka pa lang makarating sa Lusong Cold Spring ay madadaanan mo ang Tumipi Cold Spring. Titingnan natin ngayon kung ano ang nasa Tumipi Cold Spring. At tayo ay hihinto at magipag-osyoso at ating titingnan kung ano ang kanilang cold spring. Ayan o, at ito po ang Tumipi Cold Spring. Napakaliit lang siya. At good news po, wala pong entrance dito. Cottage lang po ang iyong babayaran dito. At dahil sa bandang unahan pa ang ating destinasyon, tayo ay maglalakbay at puro tayo papunta tayo sa itaas. Bagamat nakasimentado siya ay dahan-dahan. Paalala lamang po, dahan-dahan po tayong pupunta kasi napaka-itaas po siya.
lalakbayin po natin ng pataas. Kaya dapat, i-check mo yung gulong, yung brake at yung kabina mo para hindi ka mag-struggle sa iyong paroroonan. In short po, iwas hassle at stress-free po mga ka-G's. Bago ka man makarating sa iyong paroroonan sa lusong Cold Spring, ay ito yung palatandaan. Makikita mo ang rough road na nadaanan. At ito ang magsisilbing hudyat na malapit ka na makarating. Pero worry no more mga ka-G's, dahil 30 meters lang ang pagitan ng rough road dito. At kung tutuusin, napakalapit lang yan. At kasalukuyan kaming naghahanap ng aming mapaparkingan dahil maraming tao dito. Pero bago ka man makapasok, pinapalo pa rin nila ang proper health protocol sa pamamagitan ng paglista ng iyong pangalan at kung saan ka nakatira. At meron ding entrance na 20 pesos. 10 naman pag bata, pag adult 20. Sige na, ay na si Kiyake, nakaasok din na. Pagtasin na. Habang ako ay naglalakad, ay pansin na pansin ko ang maraming cottages dito. At kitang-kita ko na rin ang Cold Spring nila. Oo, yung parang punong lamba to. Ano yung puting bato? So sa inyong makikita, kalimitan kasi ang mga cottages nila ay sa bandang gilid lamang at wala na doon malapit sa Cold Spring nila. Advice ko lamang sa inyo, kung gusto ninyong mag-cottage, ay mangyari lamang na dapat ay maaga kayo para makapag-reserve kayo ng inyong mga cottages. Ayan, wala na kaming cottage. Kaya, nakatindig na lang kami. Sa dili daw ka mukuhan, wala ka ka? Sa Malaberde na tubig at malalaking bato, yan ang puting bato, Cold Spring. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na! At natapos na rin ang 9 na minuto nating pagbablog. At huwag niyong kalimutang i-subscribe, like, at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa bago kong content. At kayo ay nanonood ng Kimji TV. Marami pong salamat sa iyong panonood. God bless us all. Bye-bye!